kailangan bago tayo pumuntang kumuha ng o mag-harvest ng garlic, kukuha muna tayo ng pantali natin. Ito yun. Tawag natin ito, haw-haw. So habang nag-harvest ka, idadry natin sa mamaya. Pagdating sa bukid, dun sa harvestingan, idadry natin to. Hi mga ka-protoham! Grabe! Parang magkaamoy lang kami ng bawang na to. Anyway, ngayong araw nandito kami sa bukid, nag-harvest kami ng bawang. So usually kasi pag March, ito yung time na nag-harvest kami or nag-aani tayo ng bawang. Ang bawang kasi isa yan sa mga produkto namin dito sa Batanes. So sana samahan niyo ako sa pag-harvest ng bawang. Sandali lang ito kasi ano lang, bubunot-bunot ka na lang. Yung mga ganito, yung mga tusok-tusok na ito, yan yung marker. Sila yung mga marker kasi minsan ang hiram tayo ng bukid. So imamark mo kung saan yung share ng may-ari. So ito yung gamit ng mga ganito. So ang iha-harvest ko ngayon, yung ano, 4 na linya. So halimbawa, yung dalawang linya na yan, yan yung share na may-ari ng lupa. So yung 4 na linya na yan, bago dun sa isang pole, yan naman yung share nung nagsaka. So in fairness, hindi lugi ang magsasaka dito kasi mas malaki pa rin yung napupunta sa kanya. That's how generous our community is. Alam nyo, yung bawang namin dito sa Batanes, hindi siya ganun kalalaki kung mapansin ninyo. Ano. Pero matitig to kasi sa tatlong butil pa lang, mabango-mabango na. Ito yung native variety ng bawang. So organic na siya, traditionally grown. Kaya yun, masarap siyang panggisa. Sa pang trivia, marami sa mga kababayan kong ibatan ang nakapagtapos ng pag-aaral sa private university sa Manila dahil sa bentahan ng bawang. Ito kasi ay isang high value crop dito sa Batanes. So pag tingnan natin siya na maigi, ayun, ready yung bawang namin dito sa Batanes. Maliliit ang butil niya. So after ng harvest natin ngayong araw, iiwanan muna natin siya magda-dry sa ilalim ng araw para madaling tanggalin yung ganito niya, yung parang dumi-dumi niya, yung covering niya. Then later on, ilalagay na natin siya dun sa taas ng lutuan para nai-smoke siya at mas tatagal ang buhay ng bawang.
Lunchtime. So, for lunch, meron kaming pack lunch. So, ito na yung ilalunch namin. Rice and konting meat. Kasi hindi na kami nakapagluto kasi ang aga din ng ano, pagpunta sa bukid. So, samahan nyo kami sa lunch namin. So, okay. The usual thing ang lunch natin ay supas o kaya yellow rice tsaka meat. Kain pa kayo sa amin. Okay, hanggang sa muli mga ka-ProtoHub, again, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay niyo sa mga adventures ko dito sa bukid. Okay mga ka-ProtoHub, hanggang sa muli at muli rin po maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay niyo sa ProtoHub Batanes. Gora Bells!